Hello guys! Welcome again to Lucy Bill's channel. Ayun, balik na naman si Suka Queen. Diba guys? Ayun, ang pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa Makating Puerta, diba? Hindi ko naman nilalahat, pero kung hindi ka naka-experience ng pangangating ng puerta, kapakaswerte mo naman, o diba? Bakit ba? Ano bang rason ng mga pangangating ng puerta? Yung iba kasi, allergy sa mga materials ng underwear na ginagamit. Yung iba sa pads, di ba? Yung iba sa panghugas din mismo, yung mga binibili natin sa mga grocery, ayun, hindi, minsan din naman natin hiyang. Pag-fertile, di ba? Nararanasan natin yan. Yung pagka-over-fertile. Kasi ako talaga, pagka-fertile ako, napansin ko na yung pangangati na yan. At yung isa pa rin, symptoms yan, symptoms patawag dun, basta kapag menopausal stage, nakakatikim nung kasama yan. Isa sa mga, aside from dun sa mga mood swings o mga makakalimutin or mailitin ulo, sungit-sungit, katulad nung kakilala kong masungit, o diba, alam mo na kung sino ka, diba? Hindi ko sasabihin yung pangalan mo. Awayin mo na naman ako pag nagpunta ako sa live streaming mo. Ayun. Sa mga ano kasi, nasubukan ko kasi nung menopausal na ako. Talaga, at takot ako. Sabi ko, bakit ano, bakit makati? Talagang makati, guys. Pero wag niyong kakamutin kasi pagka na tawag dito na sugat niyo pa, 'di ba, delikado pa 'yan. So yung ituturo ko sa inyo, i-try niyo kung mahiyang niyo, pero sa experience ko, nagustuhan ko siya, hindi ko na kailangan bumili. Doon lang sa bahay natin, sa kusina natin, magagawa na natin. At kahit na hindi nangangati, pwede mo pa rin siyang gamitin kasi natural lang yung ingredients. Isa pa, ay antiseptic siya. Ayun. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano yung gagawin nyo. Pwede nyo siyang twice a day sa umaga or pagligo nyo or bago kayo matulog sa gabi. Ayun. Depende sa inyo kasi, pero kung talagang malala yung kati, siguro mas dadala sa inyo. Pero kung kasi iba naman yung may lumalabas na mabaho, 'di ba? Yung may lumalabas na ibang kulay. Iba na 'yon, doktor na 'yung kailangan niyo noon, guys. Ha? Ayun lang. Okay. Tara na, idedemo ko na sa inyo kung ano ang magandang panghugas sa puwerta natin. Ayan. Nagpapakulo na ako ng tubig. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo. Ayun, kumulo na siya. So, bubuhos lang natin dito yung tubig. Mainit, ha? Kahit, huwag nyo punuin kasi babantuan nyo. Pas, pwede rin itong gamitin, ha? Kung meron kayong apple cider. Pero, mas matapang to, guys, ha? So, konti lang. Pero, ito, suka. Ayan. Suka lang, guys. Konti lang. Huwag masyadong marami. Ayun, pwede na siguro yon. At syempre, babantuan nyo ng tubig, guys. Kapag binantuan nyo ng tubig, tantyahin nyo lang sa kamay nyo kung kaya nyo. Or, hindi pag hindi kaya ng kamay, medyo dagdagan nyo pa ng tubig na malamig, ha? Tapos, bago nyo uhugasan, syempre, tantyahin nyo kung kaya. Kasi manipis lang yung balat ng ating puwerta, diba? Baka naman mapaso pa tayo, guys, ha? Pero sa experience ko, mas masarap sa pakiramdam yung mainit. Medyo mainit siya. Kung yung kaya nung ano nyo. Kasi pagka medyo hindi siya ganong mainit, parang hindi naman siya ganon ka effect. Ayun, lalo na kung makati talaga. Ayun lang, guys. At dahil naggawa na ako, ayun, magpapaalam na ako, maghuhugas na ako. Bye-bye!